lagi sa Panginoon na ang iyong ipinibig. Willing ang open siya sa Panginoon niya. At magatid po ng Sunday na pagpala ka, huwag ang umalis na matid ka ulit next Sunday. Pagpapalain ko ulit ang Lord at may panibagong revelation na naman sa iyo, Diyos. Hindi niya malamakagsin. Kada Sunday na mensahe mo lang inuulit, panibagong kapahayagan ng Diyos. Nireveal ng Lord, hinanap ang mukha ng Lord. Pinanalangin, pinagayuno. Iniyak mo na bago'y pinangaroon sa inyo. Hindi ang magyaman mo ang kailangan ng Diyos. Hindi rin ang pag-aasawa mo ng mayaman ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ang buhay mo. At ang lahat ng isa'y ipag-alit mo sa Panginoon. Matapos namin pagbagong buhay, dadalhin mo kami sa langit.
sa isang perfectong lugar after ng aming buhay sa patinibabang ito. Wala hanggang buhay. At matapos namin gawin ang kalooban mo, ibabalik mo kaagad sa amin ang aming mga sakripisyo, ang aming pinagkaloob. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di man makaya na maipagkaloob. Taas mo lang ang mga kamay patungo ng langit.
panalangin ito ang Panginoong Hesukristo. Patawad ko na ako'y nabuhay sa bisog kasalanan. Naging makasarili ako. Hindi ko pinagamit ang buhay ko sa iyo. O pinagamit ko man, pero hindi ka naman tubos. May reservation. Nakatalig Panginoon. Pero sa oras na ito, buong-buo ay pinapagamit ko na natotohan ang buhay ko sa iyo. Patawarin po ako sa lahat ng kasalanan na gagawa ko. Baguhin ayos ang dinisip ako rin at pakalayain, pakawalan pa ako rito. At sa oras na ito, paglilingkod ko ang buhay ko sa iyo, ang talento ko sa iyo. Ipapagamit ko ang buhay ko sa iyo. Talamang meron ako. Ngayon ko na po ibibigay sa iyo, ipapagamit sa iyo. Sa iyong gawain, sa iyong ministeryo, sa pagliligtas at pagpapalaya ng maraming kaluluwa. Sa oras na ito, ano man ang prayer request mo, ipatong mo ang kamay mo sa iyong puso. Aman. At pagkatapos, sabihin mo ngayon sa Diyos ang prayer request mo. Alam natin sa Kingdom of Jesus Fellowship, maraming himalang nagaganap. Marami lang ang hindi nagpapatotoo. Dapat nagpapatotoo ka. I-approach na kami para kayo magpapatotoo bago magwakas. Sa mga nagkakagana, magpa-interview kayo para marinig ang buong mundo kung paano kayo ginawa ng Diyos sa mga dakilang mabuting bagay. Sige, sabihin mo sa Panginoon ang iyong mga prayer requests. Ang iyong mga sakit, ang iyong mga karamdaman, ang mga karaikan mo, sabihin mo sa Panginoon, for it's not by your might nor by your power, but only by the power of God, the Holy Spirit. Kalimutan mo na kung may ginawang hindi maganda ang diablo. Kalimutan mo na kung meron hindi magandang ginawa ang tao. Isipin mo ngayon may magandang gagawin ng Diyos. May magandang gagawin ng Diyos. Come on, just talk to God. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Sabi nga ni Pastor Akalit kanina, humingi ka, sabi nito sa kanya. Actually, hindi lang para sa kanya yun, sa ating lahat yun. Humingi tayo. Humingi tayo sa Diyos. Pagkat siya ang Panginoon na pagkapahiyarihan, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Idagdag mo ngayon ang iyong mapagpagaling mapaghimalang kamay. Gawan niyo po ng himala ang bawat isa. Pagalingin niyo nga po, Ama. At naman ang mahiging kanilang panalangin, ibigay niyo nga po, Ama. Higit pa sa kanilang inaasahan. Father, glory on glory alone. Let it flow. Let it flow. Receive now your healing.
receive now your miracle. God's answer, God answers to your prayers. Don't doubt. Just believe and have faith in God. For what is impossible with men are all possible with God. And begin now to thank the Lord. Begin now to praise the Lord. God hears your prayers. God answers your prayers. Kapag sumagot ang Diyos, may takdang panahon. At ito ang takdang panahon na ang Diyos ay gumagawa ng dakil at mabuting bagay sa ating mga buhay. Mayayamanin, paularin ang Kingdom of Jesus Fellowship po ang Pilipinas, po ang mundo. At lahat ng mga attendant leader nito, saan maglipat na probinsa, cities, province, city, town, village, barangay, pumunta pa ng ibang bansa, they will remain loyal and faithful to God and the Kingdom of Jesus Fellowship. They will put up the Kingdom of Jesus Fellowship wherever they go. At magbibigay siya na ng, at magpapadala siya na ng patuloy na kanilang ikamot ang dugat first fruits. Kung magpatuloy na ang vision money and dream, ay magpatuloy ang man. At silang nagpasimula ng magbigay paglimpon sa iyo, magpapatuloy sila ama, palaki pa ng palaki. At gagawin namin itong lahat ng tuloy-tuloy dahil bibigyan nyo kami ng kamayinan. Ikaw po ang magpapasok na maraming kaluluwa. Ikaw po ang ihimon na maraming maglilipon at ihimon na maraming pang-support ng Panginoon. At ang darating na anniversary ng Kingdom of Jesus Fellowship, Radio Ministry. Father God, it will be a great and glorious days, day, Father God. You will bring souls from different places. Excited na po kami, marami na pong surprise ang gagawin. Malaki po ang maninigong natin sa labi, Panginoon. And once again, you will unite our hearts sa araw na iyon. Maraming pong salamat. Hindi niyo po nililimot ang aming mga panalangin, mga pag-aayuno. Hindi niyo po nililimot ang aming pagluhod at ang aming pag-iyak. Hindi niyo po nililimot ang aming paglapit sa iyo. Hindi niyo po kami nililimot ang aming. Magpasalamat tayo sa Diyos sa pagkatinawin ng Diyos ang iyong kalungkutan. Magpasalamat tayo sa Diyos, pinagaling at pinagpala tayo ng ginawa ng dahil ang himalan. Magpasalamat tayo sa Diyos sa darating na Sunday. Dahil na nga nag-agsari ang mangyayari ang pag-agsari. Muna tayo sa pangwakas na panalangin. Ay lahat na ito pa yun, sabihin mo sa katabi mo, excited ako. Excited na excited. Very much excited. Too much excited. Sa magandang gagawin ng Diyos sa araw ng radio anniversary. Sabihin natin, at tuloy-tuloy sa magandang gagawin ng Diyos. Hindi naman nangangangangasalita eh. Sa magandang gagawin ng Diyos. Sa Kingdom of Jesus Fellowship. At sa buhay ko! Oh, kita mo? Sa so, tayong lahat ay tumayo na. Shall we sing that song? Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Jesus.
Lord. Hallelujah. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa dakilang araw na ito, Panginoon, na kami muling nakapakinig ng mensahe mula sa iyong puso, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ito na ang panahon, Panginoon, ng aming maturity, Panginoon. Naway, Panginoon, kami gamitin mo upang maging kabahagi, Panginoon, ng iglesyang ito. Maging kabahagi kami sa patuloy na paglago at pagdami ng KOJF, Panginoon. Panginoon, hayaan mo na pag sa pagkangat ng KOJF, Panginoon, ay makita pa namin, Panginoon, ang bawat isa dito, Panginoon. Huwag mo hayaan, Panginoon, na may mawala, Panginoon. At Panginoon, sa darating na anibersary namin, Panginoon, ngayon pa lamang po, Panginoon, ay kinaangkina namin ang katagumpayan. Ngayon pa lamang po, Panginoon, kinaangkina namin ang victory, Panginoon, na alam namin na sa darating na linggo, Panginoon, marami kang idadakong kaluluwa doon, Panginoon. Marami kang dadalhin na mga tupa, Panginoon, na handang makinig sa iyo, Panginoon, at tunay nga natatanggap ng pagpapala at himala mula sa iyo, Panginoon. Naway, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay sa lugar na ito, Panginoon, ibabaluti mo kami ng iyong pag-iingat, Panginoon. Naway kami ligtas na makauwi sa aming mga tahanan, Panginoon. At hayaan mo madala namin at maisakabuhay ang iyong aral sa araw na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pinakamataas na pangalan. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng at tayong lahat po muli ay nasa Kingdom of Jesus Fellowship International. Amen. At muli, tayong lahat ay makakapakinig ng mga magaganda at napapanahong mga mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngunit bago po ang lahat, nais po nating pumunta na po sa ating pagbibigay. Amen. Tayo po ay makipagbukas sa aklat po ng 2 Chronicles 2. Amen. 2 Chronicles 2. 2. Simulan po natin sa verse 3. Doon po sa verse 3, o doon po sa simula ng chapter na ito, si Haring Solomon po ay magtatayo ng kanyang templo. Amen po ba? Nakikinig po ba ang bawat isa? Meron po ba tayo mga Bible? May mga Biblia po ba tayo? Ayan, wala pong Bible yung iba. Ayan. Gusto ko na lang pong ikwento sa inyo ang 2 Chronicles 2, chapter 2. Dito po ay magtatayo ang Haring Solomon ng templo ng Panginoon. Amen. At sa kanyang pagtatayo po ay kinakailangan niya ng maraming kagamitan. Amen po, di ba? Kapag tayo ay nagtatayo po ng mga tahanan natin, di ba meron tayong mga kinakailangan mga kagamitan? Ganon din po sa pagtatayo ng templo. So itong si Haring Solomon ay sumulat kay Haring Hiram ng Tiro, King of Tyre. At nag-request siya ng mga bagay na kakailanganin niya sa pagtatayo ng templo ng Panginoon. At kasabay noon, nag-request din siya ng mga tao na tutulong sa kanya. Amen. At alam niyo po ba na si Haring Solomon o si Haring Hiram, natanggap niya ang sulat na ipinababatid ni Haring Solomon na nais niyang humingi ng mga kagamitan kay Haring Hiram o doon sa kanyang nasasakupang lugar. Amen? At hindi po nabigo itong si Solomon. Siya po ay pinagbigyan ni Haring Hiram. Grant ni Hiram, ni King Hiram, yung kanyang request. Grant po niya. At ang nakakatuwa po, in-acknowledge sa verse 12 po, isang bagay na nakita ko, bakit bakit niya hindi tinanggihan yung request ni Haring Solomon? Dahil sa verse 12 po, mababasa natin dito na kanya pong in-acknowledge yung pagiging hari ni Solomon. Ang sabi niya doon, "Praise be the Lord, the God of Israel, who made heaven and earth. He has given King David a wise son and endowed with intelligence and discernment, who will build a temple for the Lord and a palace for himself."
Amen? Nakita niya na itong si Haring Solomon ay tunay na hari kapalit ng kanyang amang si David na punong-puno ng katalinuhan at yung kanyang discernment. Kung mababalikan po natin yung chapter 1, ito ang hiningi ni Solomon. Yung wisdom and yung knowledge na ibigay sa kanya ng Lord, paano niyang pamamahalaan yung kanyang lugar na sinasakop o kinasasakupan. Amen? Kaya itong si Haring Hiram, ibinigay niya yung mga pangangailangan sa pagpapatayo ng templo ng Diyos sa pamamagitan ni Haring Solomon. Amen? Nakita po natin yung kabutihan ni Hiram dun sa kanyang ginawang aksyon. Pwede kasi ang isang tao na hingian natin ng isang bagay ay pwede niyang i-reject. Di ba po? Lalo na kung napakalaki o pwedeng hindi ganun ang kanyang kakayahan. Pero dahil itong si Hari ng Tiro ay may mabuti ring kalooban, kanyang ibinigay ang nire-request ni Solomon. At alam niyo po, itong verses na ito ay binabasa ko kahapon. Nung kami po ay papunta ng Don Roses Avenue para bilhin yung ating bagong amplifier. Ayan po yung ating bagong amplifier. Para sa inyo pong maalaman, dahil sa ang sinabi sa akin ay ganitong presyo, pero nung pagpunta ko po doon, meron pa palang mas maganda na magdadagdag lang ako ng kapirasong pera o salapi. Amen? At natutuwa ako sa Lord kasi po pwedeng hindi naman ako sumama sa kanila eh, dahil nakita na nila yon eh, nakapunta na sila sa lugar na iyon at nakita na nila na i-demo na sa kanila kung ano ang dapat nilang bilhin. Pero meron akong isang consultant na nakausap doon na sinasuggest niya ito dahil yung isang kanilang isinuggest ay China made. Pero ito daw ay made in UK. So sinasabi niya na ito ay mas mainam, ito ay mas matibay. So sabi ko, inisip ko, Lord, ano ba? Kasi nung nasa bus po ako, nasa bus kami, papunta doon, ang sabi ko sa Lord, Lord, paano po namin mabibili ang lahat ng pangangailangan ng iglesia? Yung lahat ng magagandang sinasabi ng lingkod ng Diyos na paparating na, paano po ito magkakaroon ng katuparan? Nang meron lamang pong maliit o kaunting pondo na po pwedeng sa mga pondong ito ay mga ilan-ilan lamang ang aming mabibili. Yun po ang nasa isip ko. At nung nagbasa ako sa cellphone lang po kasi ako nagbasa ng Bible eh. At ito nga ang nabasa ko. Alam niyo po ang in-impress sa akin ng Lord, may mga taong darating na mga mayayaman na katulad nitong si Haring Hiram ay may mga mabubuting kalooban. Na anuman ang i-request mo sa kanila para sa iglesia ay hindi nila tatanggihan. Amen? At alam niyo po ba kayo ay isa na sa mga mayayamang taong pinala ng Diyos sa iglesyang ito? Amen po? Maniniwala po ba kayo na kayo ay mayayaman ng mga tao? Opo! Dahil hindi po kayo dadalhin ng Lord dito kung hindi po kayo mayaman at hindi po kayo payaman. Naniniwala po kayo? Yes po ang impression ng Lord. Plus, kahapon ng umaga, na ang mga tao sa iglesyang ito na dinala ng Panginoon ay mga mayayaman na at mga papayaman pa. At nakita ko po yung mga after ng mga pag-awit natin, di ba? Puro mga blessings ang binibitawan ng Panginoon. At hinawakan ko ang pangakong yun, pero nagtanong pa rin ako sa Lord, Lord, paano po namin? Ang tanong ko po ay hindi para i-question ng Lord, kundi paano gusto kong humanap ng tugon kung paano, anong paraan? Amen? Na paano tayo o natin mabibili ang mga kagamitang iyon? At alam niyo po, isang natutuwa ako sa Lord na dinala niya ako sa lugar na yon kasi tumaas ang faith ko. Dahil nakita ko po sa lugar na
ngayon yung magaganda, magagara at mga high-end na mga gamit. Mga gamit na dapat ay meron tayo. At mga gamit na darating na sa atin ngayon. Amen po! Naniniwala po kayo! Bumalakpak po ang naniniwala! Amen! Kasi po, habang nag-ipag-usap po ako sa mga taong yun, ipinapakita ng Lord sa akin na yung paglibot ng mata ko na, eto anak, magkakaroon kayo nito. Eto magkakaroon kayo nito. Eto mabibili nyo ito. At natutuwa ako sa Panginoon kasi dinala niya ako sa lugar na yun. Dahil kung hindi, isang lugar lang ang alam ko na lagi kong pinupuntahan para sa mga gamit na katulad nito. At sabi nga nung mga kasama ko, medyo nasa mababang antas pa yun. At nung dinala ako ng Lord kahapon doon sa lugar na yun, tuwa-tuwa ako kasi nakita ko talaga yung mga gamit na magaganda eh. At napatext ako sa lingkod ng Diyos, nandito po yung mga magagandang gamit na dapat meron tayo. Amen po! At yan pong gamit natin ngayon, ay hindi basta-basta, hindi na siya katulad ng dati nating ginagamit. At darating po ang panahon na yung camera na yan, hindi po yan yung malinggit na camera na yan ang makita natin. Dahil nakita ko po doon ang isang napakagandang video cam. At sabi ng mga anak ko, yan yung ginagamit sa mga GMA7. Sabi nila ganun. At merong isang tumawag ng pansin ko, yung isang mikropono doon na matagal ko nang pinag-pray para sa lingkod ng Diyos. Na ang sabi nga ng mga anak ko, yan yung mga ginagamit sa mga TV shows. Natutuwa ako sa Lord kasi pinakita niya yon at inilalagay niya sa heart ko yung matinding kabigatan na matinding burden para matugunan ang lahat ng bagay na yon. At kung ipinakita niya rito sa 2 Chronicles 2,